yung mga kasinungalingan ng fake news na yan eh. O tingnan mo yung nangyari doon sa ano, sa UPLB. Isn't that the classic fake news na ginawa? Na instance of fake news na sinasabi na kung ano-anong ganito, magbayad kayo ganyan. Although the one in the UPLB, I have to say, na iba ito. Dahil matagal na naming nakikita sa iba't ibang lugar sa Philippines, I'm sure kayo rin naririnig niyo, may mga foundation, may mga institute, ganyan. Pinapangako na magbayad kayo ng membership fee, mabibigyan kayo ng malaking pera, ng bahay lupa, kung ano galing sa mga Marcos. Yung mga racket yun, lahat ng lugar, pero small time lang yun. Itong nangyari sa UPLB is the most best, is the well-organized, well-funded, palagay ko meron talagang gumagalaw na paninira sa amin yun. Yan ang fake news. That is the fake news because may biktima. Binibiktima nila yung mga supporter ng Marcos, binibiktima nila yung mga matatanda, yung mga umaasa na sana meron silang makuha, eh nangangako sila ng kung ano-ano. That is the perfect example of fake news, and that is being used for political purposes. Ako, I cannot point to any particular proof, but I have been watching itong mga racket na ito for 30 years since 86. Matagal ko nang nakikita. Lahat ng nakita ko small time lang. Pero itong nangyari sa UPLB, hindi small time ito. May gumastos dito ng malaki. May nag-organize dito. Merong umupo, nag-meeting. Kaya itong gagawin natin, sirain natin yung mga Marcos. So, since then, pinag-aaralan namin kung anong nangyari. It was so well organized. May nag-organize dito para magkaroon ng ganong karaming tao na madala doon sa lugar na yun. May gumastos ng malaki dito para gawin ito. Hindi masasabi na babawi niya yung gastos doon sa tinatawag na membership fee. So, it wasn't a money-making proposition. This was a political action. Pinapa-investiga namin, the only good thing that came out of this is that the authorities took notice. Matagal na namin sinusumbong yan. Yung mga foundation, mga cooperative na kung ano. Pero like I said, small time lahat sila. So, ang ginagawa namin sa local government, pinupuntahan ko yung mga local officials. Kasi, pahuli ninyo yan dahil hindi nagsisinungaling yan, hindi sa gagawin sa amin yan. Pero ito, bago po kanya. Pero ito, at a different level itong nangyari dun sa UPLB. Ibang ano, isipin mo, napapunta nilang tao dun is almost 12,000. I don't know what it is, pero paninira sa Marcos yan. Pero sino, sir, yung hindi niyo? Ano sa palagay ninyo? Sino naninira sa mga Marcos araw-araw? Walang ginawa. Mula nung gumising hanggat matulog, iniisip ko paano sirain ang mga Marcos. Sila yun. Well, who was the... Sino, in the past, I don't know how many years, na walang ginawa, kundi gustong sirain ang pangalan ng mga Marcos. Sino ang may pera na gumastos na ganyan? Who has the political wherewithal to pull that kind of thing off? And who will have an interest in doing that? Sagutin mo yun, alam naman natin. Are you saying that, you know? Well, I'm sure they have something to do with it.